Ang pang-apat, guys, ikaw ay mag-apply sa workabroad.ph. Ang workabroad.ph, guys, is website dyan sa Pinas. Dyan nakalagay lahat ng hiring sa buong mundo, from E to Z. Hello, guys. Welcome back again to my vlog. So, kumusta na pala kayong lahat, guys? Lalong-lalo na dyan sa Pinas. Tapos na ba yung COVID dyan? So, panalangin natin, guys, na sana matapos na yung COVID, guys, kasi marami na rin yung nawala ng trabaho. So, at yung ekonomiya din natin, guys, bagsak na. Wala na talaga. Naghihirap na tayo sa Pinas. So, kung wala tayong trabaho, wala din tayong may pakain sa ating pamilya. So, yun ang malaking problema. So, hindi lang sana sa Pinas matapos yung COVID, kundi sa buong bansa, guys, kasi para bumalik na tayo sa normal, guys, kasi hirap na din. Lagi kang nakamas pag labas mo sa bahay. Mahirap, mahirap huminga. So, ayun, guys. So, kung bago ka pala sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe, guys. At i-click nyo din yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong mga videos. So, ang pag-uusapan pala natin ngayon, guys, ay bibigyan ko kayo ng tips. 5 tips kung ikaw ay nagbabalak na mag-abroad. So, kung ikaw ay gustong mag-abroad, ang video ito ay para sa'yo. So, diretso na natin, guys. Huwag natin patagalin to. Una, guys, ang kailangan mo ay meron kang valid passport. So, bakit may valid passport? Alam naman natin na hindi tayo makapunta sa ibang bansa kung wala tayong passport. Doon lahat ng information natin, guys. So, kung wala ka pang passport, mag-book ka na online sa dfe.org. So, 1 month lang naman yan, guys, darating na yan. So, ang validation pala ng passport ngayon, guys, is 10 years na. Matagal na siyang ma-expire. Hindi tula dati. Yun yung una, guys, passport ang pinaka-importante. Ang pangalawa, guys, ikaw ay may skills or may experiences. So, bakit kailangan mo ng skills? Kasi, guys, doon na magbabase yung employer mo tsaka yung agency, guys, kung saang trabaho kanila ilalagay. So, yun. Kailangan ka ma-experience. So, ang pangatlo, guys, kailangan mo ng mga documents. So, ang ibibigay kong documents sa inyo, guys, is ano lang, isa, dalawa, tatlo, apat. Una, guys, is NSO or birth certificate. Kailangan ka may birth certificate, guys, na pinuha mo sa NSO, yung dati ngayon PSE na. So, nasa 100 plus lang din yan. At ang pangalawang documents ay NBI clearance. Nasa 100 plus lang din yata yung NBI clearance. Ang pangatlo is TOR, kung ikaw ay college, kasama na rin yung diploma. Lalong-lalo na kapag ikaw ay high school diploma lang, guys. Kung ikaw ay may TISDA, kailangan din yun, guys. At ang pang-apat na documents, guys, is ang Certificate of Employment, guys. So, doon nakalagay kung ilang taon ka nagtrabaho, ilang taon yung experience mo. Mas marami, mas maganda, guys, kasi mas marami kang pagpipilian kung ano yung magiging gusto mong trabaho pag abroad, guys. Yung pangatlo natin, guys, documents. So, ang pang-apat, guys, ikaw ay mag-apply sa workabroad.ph. Ang workabroad.ph, guys, is website dyan sa Pinas. Dyan nakalagay lahat ng hiring sa buong mundo, from E to Z. Lahat ng skills, lahat ng country, dyan nakalagay lahat, guys, kung anong gusto mong trabaho na yung papasukan. Nandun din lahat ng agency, guys. Nandun din lahat ng lugar ng agency. Buong Pinas yan, guys. So, ang gagawin mo,
search mo lang sa browser mo, workabroad.ph, tapos mag-sign up ka lang ng information dun, guys. Ilagay mo yung pangalan mo, yung passport mo, yung experience mo, yung mga skills mo nandun. At yung nilagay, yung pinil up mo, guys, yung nilagay mo in information, yun na yung magiging resume mo, guys. Pwede rin mag-upload ka ng resume mo dun, guys, kasi titingnan din yun ng agency. So ang kagandahan sa work abroad, guys, workabroad.ph, example, mag-search ka dun, tulad sa akin, Chelsman. Nag-search lang ako dun, tapos isang click lang apply. So diretso na yun marireceive ng agency, guys. So ang agency na yung tatawag sa'yo or magte-text sa'yo kung meron ng ano, final interview with the employer. So yun ang kagandahan sa workabroad.ph. Kung gusto mo namang mapadali, guys, i-search mo lang doon yung sample. Ikaw ay mag-a-apply ng driver. So i-search mo lahat doon, i-search mo driver. Tapos nakalagay lahat ng agency doon. So ang gagawin mo, guys, is ililista mo sa papel. Yun yung tinuro sa akin ng mga ex-abroad tsaka yung mga nasa abroad. Lista mo sa papel, tapos sample, ang lugar ng agency ay nasa Pasay. Ito ang address, ganyan. Ilagay mo lahat ng hiring. Tulad sa akin dati, mga lagpas 10-15 agency, binu-walk in ko lahat yan, guys. Nilalakad ko yan. Minsan lang ako sumasakay kasi nga baka mawala, or minsan din nagtitipid din ako kasi nga alam mo na limited yung budget natin sa ano, wala tayong pera dati. Yun, guys, ang pinakamahabang lakad ko dati, guys, umabot ako ng malapit sa oras yan lang yata, guys. Ang gamit ko ay Google Map para di ako mawala. Yun yung ginawa ko dun sa Manila. So yun, guys, naka 7 months din ako, guys, bago nakalipad. So ako nga pala ngayon, guys, ay nandito sa bansang Saudi Arabia, sa Middle East. So yun na yun, guys, sa workabroad.ph, guys. Pinopromote ko na siya, guys, kasi legit siya, guys, dun. Kasi lahat ng agency dun, guys, may record. Makikita mo sa POEA, legit talaga siya, guys. So ang panglima at ang panghuli, kailangan mo ng pera. So hindi ka makaka-abroad, guys, kung walang pera. Unang-una na, guys, pang-placement fee mo, guys, kung ikaw ay natanggap na. So sa akin, kadalasan dito sa Saudi Arabia, guys, walang placement fee. Yun ang kagandahan sa Saudi Arabia. Pero yung sahod niya, saktong-sakto lang, hindi, basta yun na yun, guys. Hindi masyadong malaki, pero okay na rin yun, guys, kaysa ano, dyan sa Pinas, konti lang yung kinikita natin. Dami pa yung expenses, guys. So yun, guys, pang placement fee mo, tsaka pang medical fee mo pa, may mga processing pa yun, guys. At lalong-lalo na, guys, kung ikaw ay nasa Manila, galing ka pang probinsya, like katulad ko, Mindanao pa ako, guys, ang layo-layo. So ako ay nakitira sa ano, shout out nga pala sa tito at saka tita ko diyan sa Carmona, Cavite, sa pagpatira niyo sa bahay niyo sa libreng pagkain. Salamat sa inyo, tita at kay uncle. So yun, nakalibre ako, tapos ang gastos ko dun, pamasahe, yun. At saka yun, guys, yung baon ko papunta dito, kasi kailangan mo ng allowance, kasi baka wala kang kakainin dito, anong gagawin mo? So yun, guys, nasa ang mga ginastos ko pala nun, guys, ay nasa malapit 20. Yun ay hiram, utang, yung iba ay bigay. So salamat pala sa ano, sa buong pamilya ko, sa mga kamag-anak ko na tumulong sa akin, sa mga kaibigan ko, at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kasi kung wala kayo lahat,
ano, wala ako dito ngayon, hindi ko mararating ang lugar na to, ang trabahong to, kung wala kayong lahat. So, yun guys, at ulitin natin yung limang tips na binigay ko sa inyo. Kailangan ikaw ay may passport. Una, pangalawa, ikaw ay may skills or experiences. Pangatlo, kailangan mo ng documents tulad ng NBI, NSO, TOR diploma, at saka employment of certificate, certificate of employment. Ang pang-apat is kailangan mong mag-apply sa workabroad.ph kasi andun lahat ng hiring. Pang-lima, kailangan mo ng pera, panggastos mo sa Pinas guys. So, yun lang yung maibibigay ko sa inyong tips guys. Kung ikaw ay gustong mag-abroad, sana ito ay nakatulong sa inyo. So, yun nga guys, kung may gusto kayong i-discuss natin guys, i-comment nyo dyan sa baba at gagawa natin ng videos. So, salamat sa panonood nga pala guys, at huwag nyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe guys, at i-click nyo din yung notification bell guys para ma-update pa kayo sa mga susunod kong mga videos. At yun guys, salamat sa pagsama sa akin sa video na to. At huwag nyo din kalimutang i-share guys, para yung iba kung gusto mag-abroad guys, para din ito sa kanila guys. So, thank you. God bless and more power.